So ayan, importante na maging nahulugan na mabuti yung una, mga kares, kasi parang nagka-problema dyan sa una. So damay-damay na. So importante na mahulugan yung unang ilalagay nyo. So ayan. So, good morning mga kares. Update lang tayo dito sa trabaho ko. So, ngayon na magta-tiles si Kuya Arsene niyo. So, magta-tiles ako ng CR. CR po ito ng kwan, ng mag-aalaga ng aso. So, ipapasilip ko lang sa inyo. So, salamat nga pala sa mga bumati sa karaon ko mga kares sa FB page. Sa mga friends ko sa FB. Sa YouTube, mga kares. So, maraming salamat. Lalo na kaya Mami Del. So, salamat kay Mami Del. Gustong magbigay ni Mami Del ng panghanda natin. Kaso lang hindi siya umabot. Pero, ganun pa man, maraming salamat, ma'am. So, sabi ko kay Mama, pangdagdag na lang sa tuition ng anak ko. So, pampapacheck up din natin sa mata. So, wala pang man sa atin yung pera, maraming salamat kay Ma'am Midel. So, salamat sa iyo, ate. So, papasilip ko lang sa inyo itong aking project. So, dalawa lang kami lang kapatid ko dito, mga kanis na gumagawa kaya matagal. Tapos, wala pa siya, absent pa siya ngayon. So, mag-isa lang si Kuya Aris nyo na magta-tiles ng CR. So, dalawang araw ako sigurong titirahin to, mga kares. Dahil wala tayo kasama. So, papasilip ko lang sa inyo itong bungalow house ng aso na project namin ng kapatid ko. So, dalawa lang kami talaga. So, yung absent din yung nagpipintor, si Pare Ray. So, papasilip ko lang sa inyo itong ating bungalow house ng aso. So, ayan na mga kares, tapos na siya. Ayan. Tapos na, napinturahan na ni Pare Ray. So, ito, bubuhusan na lang ng flooring niya, manipisan lang. So, ito yung tinabunan nila nung Sabado. So, Lunes ngayon. So, ipo-flooring na lang ito ng manipisan, mga kares. Ayan. So, ang ganda ng kulungan ng aso. So, update ko kayo pag dumating na yung mga aso ni Boss. Dahil lilinisan pa ito, mga kares, yung daanan ng tubig, hindi ko pa nakat. Ayan. So, silipin natin yung CR. So, ito, magiging garahe ni Boss to. Ng, yung e-bike. E-bike ba yun? Yung motor na discharge. So, ito yung magiging CR ng mga pupunta dito o bantay. So, may konting lababo siya na ginawa ako, mga kares. So, hindi ka pa nakabit. So, ito muna yung tatrabawin ko. So, share ko lang sa inyo mga kares yung konting nalalaman ko sa pag-tiles. So, nanonood tayo sa mga kaibigan nating vlogger. Kaya ito yung nakursunodahan kong style ng pagkabit. So, ito muna yung share ko sa inyo mga kares. Magta-tiles tayo kahit tayo lang mag-isa. Yun lang, ang hirap dito mga kares sa mag-isa. Wala tayong kasamang mag-level. So, tatry natin. So, kailangan natin so, 40 by 40 yung kakabit ko dito. Pati sahig. So, kukunin natin yung 120. So, angat siguro tayo dun ng dito. 1 pulgada lang. Mga kares yan. Eh, mas mababa kasi dito. Kaya, hindi tayo pwedeng tumas dito. Maganda kung dito na tayo kukuha ng kwan. So, kuntihan lang dito, manipisan lang para makuha natin yung pinaka pababa niya dito, mga kares. So, dito tayo sa walling muna. So, pag nakaangat ako ng konti dito, kukunin ko yung 120 doon, tsaka ako siya ninibilan. So, mag-inibil tayo, mga kares. Yan. Para makuha natin yung 120 kasi 40 by 40 yung gagamitin natin.
Tapos magpipitik ako dito ng 240. So pag nalatagan natin yung baba na yan, mga kapanibot, so madali na lang po yung taas. So kailangan na matuwid natin yun dito. So dito ako sa flooring, kukuha ng iskwala, mga kapanibot, sa flooring para magtagpo yung mga kanya, yung mga gat. So ayan muna, mga kapanibot, trabaho muna tayo. So ito nga pala yung mga talis na gagamitin natin, mga kapanibot. So puzzle, itong ating tiles na gagamitin. So ito yung pang flooring natin. So ito yung kan ko, mga kapanibot, ikakabit ko sa wuling niya. So importante na makuha niya yung kanya. Yan. So hindi siya pwedeng balibaliktad, mga kapanibot. Yan. So tignan niyo pag baliktad. Pangit siya tignan. Ito siguro yung kanya, mga kapanibot, sa yung tamang kanya. Yan. Kasi wala siyang araw, mga kapanibot. Yan. Wala akong nakitang araw. So yan na yung position niya na nakita ko. So importante ito, mga kapanibot, kasi pag sinalpak nyo lang ng basta-basta ito, pangit siya tignan. So yan lang yung mga ideas na masishare ko sa inyo. Yan. So ibababad ko na to. So 40 by 40 ito, mga kapanibot. Ibabad muna natin. So gumamit ako dito ng semento at adhesive, mga kapanibot, para mag-mix. Kasi ang semento po madaling matuyo. Ang adhesive matagal matuyo. So naglagay ako ng buhangin dito, mga kapanibot, sa dahil na maglalagay tayo dito sa baba. Dahil dito ako kukuha ng pinaka-layout ko mga sa sahig. Dahil 45-40 itong gagamitin natin. So tansyahan ko muna ito, mga kapanibot. So ayun, mga kapanibot, nakuha ko na itong tansi niya. So kunin naman natin yung papunta dito. Para makita natin kung sakto siya dito. O kailangan natin mag-adjust yan. Pwede. So mag-adjust tayo ng 1.5 dito sa para sa tiles natin dito.
Yung importante na may layout tayo mga kalsa para magtugma yung pinaka mga pinaka guhit-guhit. Sa may layout na tayo para sa walling natin dito. So, check natin. So, sakto. Mga rin sa 41.5. Sakto siya. So, parehas sila dito. So, parehas din dito. So, nakuha na natin. So, next, huhulugan natin itong kumuling niya. So, ito. Huhulugan natin. Hulog ang gamitin natin mga kas kasi may minsan may daya itong mga kwat kung itong yung gagamitin. So ayan, hulugan lang natin ito mga kas dun sa may tanse. So yung dulo nito tapat nyo lang sa tanse. So, hulog ang gamitin nyo, mga res. So, sunod naman natin dito sa kabila. So, para lang po ito sa mga beginner na pagkaya ko, mga res. Lumakas naman lang ang loob yung mga ibang gustong matuto. Ayan. So, kunin ko na yung 120. Ayan. Ayan yung 120 natin. Makalas. Ito. So, ito yung magne-level na tayo. So, hindi ko na ipapakita yung pag-level kasi ako na masa. So, nibilin lang natin lahat ng sulok. Tapos, pag nakuha na na-level na natin, bumaba na naman tayo ng 80. So, yan. Yan yung 80. Yung 80 buwat dito sa inuha na natin ng 120 buwaba tayo ng 80. Sakto na yung contents dyan. So try natin. So nakuha niya. So pag pinapala natin tumakal sa hulugan natin, so pwede natin dito umpisa kabila. Ayan tayo nag-umpisa. So linibili ko lang ito mga kalsa, magpipitik ako. So, kukunin ko yung nivel nito. So, yun lang po yung simple pag-layout. Sana kahit pa paano masundan nyo. So, for beginner lang po ito. So, pag napitikan ko, nag-uwi lang po ito mga to. Papakita ko sa inyo. Thank you.
So yun mga kares, ano, kapag layout na tayo. So napitikan ko na siya. So kahit ako lang mag-isa. Yan. So bago ko tatanggal itong tansya, papasilip ko muna sa'yo. Sa inyo. Sa uli. So importante na may layout tayo dito sa baba mga kares yan. Para yung mga gat niya magtagpo. So dito na tayo magsisimula. Dito na ako magsisimula mga kares. Pwede naman dito. Kaso lang may saruho dyan kaya dito na tayo. Para buo itong harap niya. Buo dito. Buo dyan. So yan. So may isang hulugan pa ako dito. Para makita natin kung sumakto ba yung nilagay natin. So hulugan ko lang to. So yan yung simpleng layout ko mga kares. So kahit tignan nyo lang makukuha nyo. So ayan, importante na maging nahulugan na mabuti yung una mga kares, kasi parang nagka-problema dyan sa una. So damay-damay na. So importante na mahulugan yung unang ilalagay nyo. So ayan, natagal muna natin lahat mga kares.
So kung mapapansin nyo mga cards na inuna ko na yun bago yun, so, para yung dugtungan niya o yung gat hindi ganong mapapansin. So ayun mga kares, nakakompleto tayo dito. So nakadalawang linya tayo dito. So ang mahirap lang dito mga kares, yung una talaga. Yan. Pero pag nalatag mo na yung una sa baba, tuloy-tuloy na to. So ito, sandali ko lang kinabit ito mga kares. Yan. So isishare ko lang sa inyo yung pagkabit dun sa faucet. Kung gaano siya kadali. Yan. So nagsarwa ako ng konti dito. Tapos yung saro doon, nilagay ko na lang doon. So una, patayin nyo muna yung linya ng tubig. Saka natin tanggalin to. Maras yan. Tubig. So may pondo pa siya. So may pondo. So meron siyang design. So kailangan pare-parehas mga kares. So may isang sumable ako sa baba. So ito pare-parehas na to. Yan. So subukan nyo muna kung kaya siya. So kaya siya po. At saka kung kayo ng yung halo yung ginagamit natin na pagpan mga kares yan. Yan. So pahidan nyo lang po yan. Saka natin na siguraduhin nyo malinis. Yan. So nandito na siya. Saka natin na i-grind. I-grind ito mga kares. Ganun lang po yung pag-sentro niya. So i-grind muna natin. So ayan, grind na natin. So ganyan lang po. So pinadaan lang natin dito sa likod. So pag mong tumulos na, pinupok na lang natin. So okay na siya. Mga res, yan. So lagyan na natin ng halo ito. So yan, kaya yung mga nagsisimula pa lang, kagaya ko mga kasi huwag kayong matakot. Marami tayong kaibigan sa YouTube na magagaling. So pwede tayong manood. Kaya kung nagustuhan mo itong itong ginagawa ko mga kasi. So kaya naman mga kasi kung bago ka pa lang sa channel ko, isubscribe mo naman po ako. So, nagpapasalamat po ako sa patuloy pa rin na pag-angat ng itong aking channel dahil kahit wala akong gano'ng magandang content. So, patuloy pa rin sa pagtakas ng aking mga subscriber. So, maraming salamat po. Sa mga kaibigan kong gumagawa ng Kaladis Oil,
Huwag po kayong mawala ng pag-asa. So, tuloy lang po sa pag-upload. Nang sabi ko, balang araw, mapapansin din tayo ni YouTube. Kaya hindi pa po nagsahod. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Dahil ako, hindi rin ako nawala ng pag-asa dati, mga Karis. So, kahit pa paano, kahit konti lang, kumikita naman yung channel ko. At hindi lang yun. Kahit pa paano, marami tayo nagpapasaya. So, may mga tumuturo pa sa atin. Magaya ni Mami Del. Yan po yung hindi nagsasawang supportahan ako. So, yung anak ko gusto niya yung supportahan sa kanyang pag-aaral. So, ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako kay Mami Del. So, kaya nang sabi ko, hindi mauubos yung pasasalamat ko sa kanya. So kay Mami Del, maraming salamat po sa patuloy na pagtulong niyo sa akin at sa anak ko. Sa gusto niyong kagustuhan yung suportahan siya. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako. Sa mga kaibigan kong small YouTuber, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Upload lang po ng upload. Kumbaga, ako po, hindi po ako nawalan talaga ng pag-asa nun. Andiyan ka na nakikita mo na hindi umaangat yung channel mo. Huwag po mawawala ng pag-asa at isang araw makikita nyo po na mapapansin ni Lolo yung ating mga video. So ayan mga Karis, ayos na tayo sa pinakawal niya. So ayan. So yung nagustuhan ko lang sa kanya mga Karis, tinago ko yung mga yung pinagkatan ng saro. So pag nandito ka, hindi mo mapapansin na may dinaanan ng grinder dyan. Dahil siningit natin sa gilid. Ayan. So no, maganda yung pinaka bikat niya sa gilid. So ganun din dito mga Karis, yan.
yun lang ang nagustuhan ko dito sa ginawa ko mga aris, yung mga so mga kantuhan niya sa bikat, sa gilid, so hindi mo mapapansin pagpasok mo mga aris yan. So sa ibabaw ha, pipinturahan na lang ni Pari Ray. So ayan mga aris ha, titirahin na natin yung pinaka flooring niya para may kabit na natin yung screener yan. So ibabalik na natin yung tansi niya. Ayan, mga kalis, babalik na natin yung dating layout natin papunta sa taas. So ibabalik natin para mapagtagpo natin yung mga kanya guhit. So ikakabit ko na yung flooring niya, mga kalis. So pipilitin natin pagtagpuin yung mga. So sa ganitong layout mga kalis, mapagtatagpo natin yung mga guhit niya dito sa baba. So ayan mga kalis, gawin na natin. So yung una, babasahin natin yung flooring para mukhang yung mga likabok. Kalapaglatag tayo ng lima. So bukas ito yung titirahin ko. So matatapos na ito bukas. So ayan mga kakaras, hanggang dito po. So alas 5 na. So matatapos natin ito bukas. At yung kanyang inodoro na ordinary lang. So hanggang dito muna mga kares, alak 5 na.